Tali mo na. Okay, i-unbox na natin. In-unbox na namin itong painting na bago ni Emel Espiritu. Yan, nangongolekta tayo ng mga paintings ni Emel na hyper-realist artist. Sobrang detalyado, guys. Parang litrato. Pero actually, it's a painting. Ito ngayon. I-unveil na natin itong kanyang bagong painting. Look at that. Grabe. Grabe yung detalye, guys. Oh. Wow. Pati yung tubig, oh. Amazing. Pati yung mga pores sa skin, oh. Grabe yung detalye. Tindi mo. Emel Espiritu. Pati ipin, guys, oh. Oh. Pati si... Ha? Pati si Mari nagko-comment, eh. Grabe ka. Ang bangis. Malapit sa puso natin dahil matagal na ho tayong nangongolekta ng mga artworks mula sa mga Pinoy artists. At itong painting sa likod ko na nakikita nyo, parang retrato, no? Painting to guys. Believe it or not, it is a painting, a masterpiece by a young artist na ang pangalan ay Emel Espiritu. Si Emel ay never pa pong nakapag-art exhibit, pero kilala siya ngayon sa social media dahil sa kanyang YouTube channel at meron din siyang Facebook account kung saan pinopost niya doon yung kanyang mga paintings. Kaya very interesting ang background nitong artist na ito na papakilala ko na sa inyo. Eto na siya, guys. Meet Emel Espiritu. Emel, magandang araw. Magandang hapon po. Kaya binabanggit ko dun sa mga viewers natin yung kwento kung paano ko nakuha itong painting na to sa'yo. Oh, natin na nyo naman, parang litrato. Ganong kagaling si Emel. Emel, sino ba itong matandang to? Paano mo ito nakita itong subject na to? Actually, sir, yan, sa lolo ko po yan. Okay. Eh sabi niya kasi hindi po siya mahilig magpi-picture. Eh sabi ko, try mo nga i-drawing kita, sabi ko. Ayun, kaya ano. Tapos nung nag-start ko na siya, nakaya ko na. Nagpunta ko ng mga Baguio at tumitingin ako ng mga ano pwedeng matatandang pwedeng i-painting, ganun sir, ma. Oo. Bakit kadalasan matanda yung subject ng mga paintings mo? Kasi sir, much more in one details kasi siya. Kaya parang sa akin, mas gusto ko yung ma-challenge ako. Parang ganun sir. Ang, tapos amazing mo, no? Kung paano mo na, ano, pati yung mga, ano, yung mga marks sa mukha ng matanda, yung mga linya sa kanyang mukha, no? Yung parang ano eh, parang pinapakita yung wisdom ng isang tao, no? Okay. Ano yan eh, parang mapa sa mukha, no, ng tao. Okay. Yung habang tumatagal ka sa mundo, mas nagiging kang experienced and wise. Ganun. Opo, ganun. Anong reaction ulo mo nung nakita niya tong painting na to? And nainis, sir. Bakit? Ba't nainis? At sabi, sobrang kulubot ka. Kinuha mo talaga lahat ng ano ko. Ngayon lang yan, lolo. Ako. Ang gusto naman niya, tuloy-tuloy na. Marami na yung ano, nasisikat na si lolo. Oo nga eh. Mga gano'ng karaming paintings na nagawa mo? Mas siguro 30.
Ganun karami. Wow. Yung mga matatanda lang po, iba pa yung mga ano. Pero how long does it take for you to finish yung ganitong klaseng painting? Month po yan, sir. Months pala. Pagka, depende, sir. Pagka minsan kasi, sir, tago ito. Para tamad, gano'n, parang gano'n. Pero, pinakamabilis ko, sir, mga 1 month. Paano ka pumipili ng mga ano mo, mga subjects mo? Bukod sa, yun nga, matatanda, pero anong particular na characteristic nung matanda ang gustong-gusto mong i-paint? Gusto kong ma-challenge. Kaya pag ano, halimbawa, may isang matanda, kasi sir, hindi rin ako namimili, namimili talaga rin ako ng mga dinodrawing na matanda. Talagang lubot na ko, lubot yan eh, talagang hindi ko yan, talagang yung dinodrawing ko yan, meeting ko siya, parang ganun. Parang gusto kong ma-challenge talaga, sir. Kasi nga, maraming na-inspire din kasi ako, sir, sa mga artist na ano, na realistic painter din. Kaya sabi, gusto kong makita. Parang ganun. Sino yung mga idol mo na artist? Sir, dito, sa ibang bansa nga lang. Kastas, pero mga ano dito, mga patay na kasi. Sila Fernando Morzon. Ayun. Master of Light. Light, no? Si Amor Solo. Galing niya. When it comes to yung outdoor, no? Yung mga landscape. Ayan, the best si Amor Solo. Mga portraits. O sino pa? Bukod kay Amor Solo. Favorite ko si Ben Cap. Ben Cap. Taga-Baguio rin kasi si Ben Cap, ano? Pareho kayo na tumira sa Baguio. Pero I'm sure yung mga viewers natin nag-iisip-isip na yan. No? Iniisip siguro nila, saan kayang eskwela ng fine arts nagtapos? Yan kausap mo, Julius. Napakagaling na artist eh. Saan kayang eskwela siya nagtapos? Anong sagot doon? Hindi po nakapagtapos, sir eh. Malayo sa kurso ko. Ano ba kurso mo? Kasi nung hang college ako, sir, fisheries ako. Tapos hindi ko kaya yung agriculture. Kaya sabi ko, hinto ko muna. Try ko muna yun. Kasi sir, dito sa amin, walang mga fine arts, mga ganyan. More on agriculture dito. Kaya ganun. Mga ilang ka pa ron? Nung naisipan mong mag-drawing o mag-painting? 2013? 13 ako sir eh. Lang? 2013 lang? Pero nung bata talaga ako, sir, mild talaga. Kaso hindi ko alam talaga siniseryoso hanggang sa 2013. Oh. Yun na, seryoso na ako. Nag-focus na lang ako doon. So tumigil ka na sa pangingisda. Sa concentrate ka na ngayon sa painting. Oh. Yung bang una-una mo ginawang painting, perfect agad yun? Hindi, sir. Nang matinding sakripisyo, practice, ganyan. Uh-oh. Araw-gabi sir ako noon, araw-gabi. So ibig mo sabihin, bata ka pa, mahilig ka na talaga mag-drawing, mag-painting. Opo sir, kasi nung bata ako, nung kinder sir, turo na ko ng tatay ko mag-drawing, ang go-drawing. Tapos parang gustong-gusto kong gawin. Parang ganun. Tapos magmula nun, di na nawala sa isipan ko sa hobby ko na gawin yung pag-drawing hanggang sa yun nga, naging seryoso na. Parang ganun. Pati mo naisipang i-pursue yung fine arts, no? Yung pag-improve dun sa galing mo, sa pag-drawing at pag-painting, bakit ka napunta sa agriculture? Parang yun nga lang po yung available na dito. Of course. Kasi malayo sa amin. Malayo sa... kasi sobrang laki kaya hindi ko na tsaka wala ding pera noon sir eh, kaya mahirap talaga. So sino nag-encourage sa iyo para pasukin yung painting? Ako lang po sir, talagang pinush ko po kasi yung tatay ko ay talaga na nung nagtumigil ako ng pag-aral talagang nagalis siya sa akin. Nagtakot talaga na. Ano, pinendi ko sarili ko na. Tatama yung tinutulong ako, kaya talaga nagtiyaga talaga ako. Hindi ko siya, hindi dapat ako mapahiya, sabi ko sa tatay ko ako. So talagang sinipagan mo yung pag-aaral sa pag-painting, no? Para mapatunayan sa tatay mo na tama yung desisyong ginawa mo.
Opo sir, kaya ganun. Kaya talagang ano, mahirap din. So doon sa unang-unang mong ano, painting na nagawa, na naibenta mo sa mga buyers ng art, ano yung itsura niya? Parang realistic na ba o hindi pa? Para mga ano lang sir, landscape, mga ganyan. Tapos pagka hindi ko na magustuhan, wala akong pambili sir, talagang binubura ko ulit, drawing ulit, gano'n. Oo. Tapos saan mo kinukuha yung ano, mga panggastos mo sa materyales? Yun sir, nagtitinda kasi ako sir na ano dati eh. Tinapay. Nagpandesal sir. Oo, yung pandesal. Yung nagpabike ka. Oo. Tapos nalilibot ka sa mga bahay-bahay. Tapos, yung mga pot. Ako. Tapos nalilala. Nag-ano na ako noon. Alas 2, alas 3, alas na kami. Tapos yun, nakaipon ako. Kasi may konti naman. Drawing. Pag naubos yun, eh hindi nga... Hindi, parang hindi kulang pa. Nagtrabaho ngayon ako sa Manila, sir, na ano, mga delivery, gano'n. Kaling. Pabrika. Tapos pag mga two weeks lang siguro ako doon mga doon. 2 weeks. Tapos pag nakaipon ako, balik ako dito, tapos bibili ako gamit. Drawing nga naman. Parang gano'n, sir, ano ko. Talagang addict ako sa drawing, sir. So yung mga kinikita mo dyan sa Pandesal, tinang bibili mo ng materials? Apo, mga gano'n. Oo. Yeah. Tapos, sino yung unang-una mong nabentahan ng painting mo? sino yan? Kayo, sir. Ako ba? Talaga? Yeah! Hindi nga, serious ako. Kayo, sir. Mga ganyan. Aling painting doon? Kasi meron akong apat na painting mo, ha? Oo. Pero alin doon yung unang-una mong nabenta? Yung sa matanda, kasi, yung nakaganyan, yung may supot na, ano, yung parang lola. Ay, babae! Oo! Naalala ko nga yun. Kasi yun yung sinabi sa akin ni Mr. Fernando Sena. Pinagmamalaki niya. Sabi niya sa akin, merong magaling na artist. Julius, si, ano, taga Baguio. Sabi niya, si Emel Espiritu. Ito yung painting. Sabi niya, kunin mo na to. Sabi niya sa akin, ganun. Siyempre, no, nakita ko yung painting mo. Wow, ang galing nga. Bili ko na agad. Ayun, hanggang sa nakilala na kita. So yung pala yung unang-una mo na bentang painting? Yes, sir. OMG! Nakaka-proud naman. Ako pala yung unang owner ng painting. Grabe, nagulat ako ah. Akala ko kasi marami ka lang nabentang painting before that. Alas, mga ko lang sir, mga commission, pero yung sa kan talaga, yung ganun painting, hindi ko na, kaya lang sir talaga. No? Pag mula no, nung nakabili kayo. Talaga. Malaking pasalamat sa'yo, sir. Oo. Thank you rin. Dahil ano, napakaganda talaga ng painting na yon. Paano mo na, hindi ko pwede sabihin perfect, no? Kasi syempre, wala namang artist na perfecto. Nakuhang-kuha talaga 100% yung, let's say, retrato o portrait ng isang tao. Pero paano mo nagawa yun kung wala ka namang background sa, ano, sa painting? Kung baga, hindi ka naman nagkaroon ng formal training, eh. So paano mo natutunan yung pagkopya na halos sa ano realistic yung imahe na lumalabas? Nag-YouTube lang ako tapos practice. YouTube. Ano? Pero yung YouTube, sa YouTube, hindi ko makuha. Talagang ang ginagawa ko, talagang pinag-aaralan ko sir yung ano, yung gamit. Kung ano yung dapat gawin tapos paano ihalo, ganyan. Talagang maraming kondisyon. Taon po yung ano. Taon din yun. So, bago ako nagpumasok sa Baguio, parang ganun. Dito muna ako nag-aaral sa amin. Nag-aaral sa bahay ko, bahay namin. Tapos, hanggang sa parang nakakaya. Hindi ko alam, sir. Basta nagagawa ko lang naman na ganun. Hindi ko rin masabi. So, bago pa pala nagkaroon ng COVID-19 pandemic, ikaw yung isa sa mga unang estudyante ng online class, ano? YouTube University. University of Fine Arts. So ikaw lang ah, self-learned lang pala to ah. Galing ah. Wow, ano yan? Nakita ko dun sa video na pinapakita natin ngayon. Papakita natin ngayon dun sa mga viewers natin. Yung video ng time-lapse nung pagpapainting ni Emel. Napapansin ko dun sa video na meron parang mga grid. Anong purpose ng grid na yun? Yung parang square-square na yun? Para hindi, kasi sir, yung grid, meron sa cellphone tsaka meron sa ano yung pang pinaka pattern para yung pa hindi ka mawala sir sa line parang ganun sa kailangan so yung, kung ano yung
cellphone, dapat andun din sa canvas, parang ganun, sir. Ah, so ibig mong sabihin sa cellphone, kunyari yan si Lolo, merong version niya ng retrato niya sa cellphone na may mga, ano, may mga guhit grid na square. Ah, may mga grid. Tapos kung naka, kunyari, ba niya, yan nasa grid yan, ganyan na ganyan yung kukopyahin mo sa canvas. Apo, nasa cellphone po yan, nung ganun niya. Ah, okay. Kaya parang kahit, realistic. Oo. Kahit wala na siyang outline, parang sketch, basta nakatutok ka lang sa mga lines, anong ganun. Kaya, oo. Sa kulay na lang, sir, sa kulay na lang talagang mahirap. Oh, paano yung kulay? Ah, sir, anim yung kulay ko, sir, anim. Kaya yung iba kasi, sir, nasa 10, mga ganun. Minsan, madami. Ako lang, nag-isip lang ako bakit yung ano yung printer ba't apat yung kulay na gagawin yung realistic, parang ganun. Kaya tiray ko yung kulay nito. Kaya okay naman, parang pares lang din ang sabi ko ganun. Hindi ka na nagdadagdag o nabawas mo sa anim na yun. Yun lang talaga. Actually, lima lang sir, kaso mas mabilis pag anim, pito, ganun. Sobrang dami. May mga nagtatanong din na kung gumagamit ka raw ba ng projector. Kasi parang pati yung accuracy ng ano, ng details, di ba? Yung proportion, tama-tama eh. So, ano ba, gumagamit ka rin ba ng projector? Hindi, sir. Hindi ko ginagamit, sir. Grid lang talaga ako. Grid lang talaga. Oo. Ano yung nagiging reaction ng mga tao kapag nakikita nila sa social media yung mga paintings mo? Eh, ganito. Na-amaze po na sabi nila, Halimaw, parang ganun, idol. Ang galing nga eh, oh. Nakakabilib ka kasi hindi lahat ng ano, ng artist nakakagawa ng ganitong mga opera. Yung iba, years na nag-aaral pero hindi nila makuha-kuha yung talagang realistic na klase ng painting. Ano ba talaga yung sikreto rito? Ano yung may share mong tip sa mga kabataan, lalo-lalo na yung gusto maging artist balang araw, ano ba talaga ang sikreto para makopya mo ng halos parehong-pareho yung mga subjects na gusto mong i-paint? Yan. Number one dyan, sir, diskarte. Diskarte. Tapos yung tamang kulay, tapos yung anong pangalan to, yung time nung ano, nung ipapahid mo. Kasi sir, minsan talaga sir, pagka ano kasi, yung oil paint kasi sir, oil paint, talagang madulas yan. Madulas. Pagka nilagyan mo yan, papangit yung kulay lang, timing talaga sir. Timing sir, timing, tapos technique. Yan, yun ay diskarte. Mga gano'ng kadalas yung pag-practice sa isang araw? Araw-araw, pati gabi. Ang nagigising ako ng maga 7, tapos direct hanggang alas 4, tapos mga alas 8 hanggang alas 12 ng gabi, parang gano'n. Noon, sir, yun na. Noong time na nag-practice talaga ako. Oh. Tapos yung nag-research din ako, mga ganyan. Yun, sir, mga Saka importante siguro dito talaga, Emel, yung interesado ka doon sa ginagawa mo. Opo. Kasi hindi naman pwedeng sa pilitan yan eh. Opo. Yung pa lang sir, nung sabi ko nga, pag nung bata ako, talaga mahilig na talaga ako. Yung pagka talaga gusto mo yon, gagawin mo kasi yun eh. Gagawa ka ng paraan kahit wala kang pera, kaya. Basta gustong-gusto mo yung ginagawa. Parang ganun sir. Parang ano, no? Parang destiny talaga eh. You were destined to be an artist, pero dahil nga sa hindi itong gusto ng mga magulang mo, nalihis na konti yung landas mo, no? But eventually, babalik at babalik ka rin eh. Doon sa talagang sinasabi ng puso mo, which is, painting. Oo. So, siguro ang pinakamagandang advice na maibigay natin doon sa mga viewers natin is follow your dreams, no? Follow yung interest mo. Galingan mo, pag-aralan mo mabuti katulad ng ginawa ni Emel. Tapos yung mga magulang naman dyan, siguro tanggapin nila yung kung ano talaga yung gustong gawin ng mga anak nila, anong kursong gustong punin talaga ng mga anak nila. Suportahan na lang, di ba? Oo, tama yan. So, sa ngayon ba, marami na nangungulit sa'yo ng mga art collectors at mga galleries? Marami sir, kaya minsan nga alas isang taong sir, nagpo-post eh. Pag nag-post ka, nagkakagulo na eh.
Tuwing magpo-post ka ba, Emel, mga gano'ng karaming messages ang natatanggap mo? Sobrang dami, sir, eh. Kaya minsan, parang sinasabi nila, estabero daw ako. Sobrang dami, eh, sir, eh. Kaya sabi ko, kung nireply ko naman, sir, baka hindi naman na ako makaalunan. Pero itong trivia dyan, ha, guys, ha, hindi pa nakakapag one-man show si Emel Espiritu. Matagal ko na itong kinukumbinse na mag-exhibit. Ano man, Dayla? Bakit parang reluctant ka? Dadala mo isip ka na mag-exhibit? Sir, medyo mahihiyain pa. Mahihiyain? Lakas na natin ang loob dati, no? Marang sir, mahihiyar talaga ako sa inyo. Pero marami na nag-iintay sa iyo, ha? Siguro, kung di mo man sila masagot isa-isa, or hindi man sila makabili ng work mo, maganda rin na kapag nag-exhibit ka, makikita ng publiko, no? Up close. Kung gano'n talaga galing si Emel sa kanyang mga exhibits. Opo, yan po yung paano, yung gagawin ko ngayon, sir. Pinagplaplano ni Emel. Exhibit. Okay na. Exhibit ka na. Lagi tayo nangyong Kaya ilang taon na tayo dito, eh. Parang mataloy-taloy. Lahat mo ng mga paintings na sinisimulan mo, natatapos mo? Opo, sir. Wala, meron ka bang ano, parang painting na nagawa tapos parang feeling mo hindi mo type, yung itatago mo na yun? Meron, sir, mga ganun. Kaso na ano, talagang pagka hindi ko type, pinubura ko na lang. Parang ganun. Yung mga ayaw mo na, padala mo na lang sa akin. yung mga hindi matatapos, padala mo na rito. Yung pag nakikita ka ng tatay mo, ito na yung tumigil sa pag-aaral. Nakapaladero. Ano sabi niya ngayon? Hindi, gusto ko malaman kung ano sinasabi niya ngayon na sobrang kilala ka na sa social media bilang isang artist. Siya nga po yung kichismis ngayon, eh. Sabi niya, eh, sa mga sobrang proud talaga siya. Siya ngayon nakichismis na sa mga kaibigan niya, mga ganyan. Kahit na hindi niya kilala, pag nakilala niya, pag yung anak ko, ganyan-ganyan, eh. Proud na, no? Proud. Pero, sobrang proud ako din, sir. Napag-usapan niyo ba yung maraan noon, nung ayaw kanyang payagan na maging artist? Hindi, sir, eh. Hindi niya na pinag-usapan. Kita naman sa reaction niya ngayon, no? Na-happy siya doon sa naging tagumpay mo. Apo. Alin dito yung mga favorite mo? O yung pinaka-favorite mo? Alin sa kanila? Halos lahat, sir. Wala akong masabi. Kasi, sir, talagang nakapokus talaga ako. Parang gusto ko talagang, ano. Sobrang nagagandaan din talaga ako sa mga, di ko rin kasi alam, eh. Na nagagawa ko yung mga ganyan. Kaya siguro lahat mga painting ko talaga gusto. Parang, oo. Oo. Sa lahat, lahat favorite mo. Hindi ka ba naghihinayang pag nahiwalay na sa iyo yung mga painting mo? Ay, sir, sobrang hinayang, sir. Kaya pala tagal mo sumagot, eh. Parang ayaw mong pakawalan yung painting. Pero ano lang iniisip mo para mawala yung panghihinayang na yun? Eh, sabi ko, makakagawa naman ako yun. Sabi ko ulit, sir. Kasi kailangan ko din, sir, kaya gano'n. Kaya siguro talagang ibibigay ko na yan. Saka yan ang purpose mo talaga. Yan ang purpose mo sa buhay mo. It's a God-given talent na bigay sa iyo ng Panginoon para gamitin mo at ma-share mo sa ibang tao. Oo. So, abangan namin yung ano, magiging exhibit mo, Emel. Yes, sir. Iyo. Oo. Ilang years na sila. Tagal. Alam niyo, guys, ang tagal na namin. Ang kinukumbisit ng tao na ito na mag-exhibit na gusto ko makita ng buong mundo kung gaano siya kagaling sa pagpe-painting. Kaya nga, naisipan ko nga na interview na kita sa vlog na to para makita all over the world. Ito pong obra maestra ng mga trabaho ni Emel Espiritu. Kasi talagang he deserves recognition at maganda ma-expose sa maraming tao yung mga obra mo. Yes po. Okay. So, Emel, may gustong magpa-portrait sa'yo. Eh, marami siyang mga gusot-gusot sa mukha, eh. Ayan, maganda yun, sir. Gusto mo? Eh, kaso, ano to, eh? Sharpie, eh. Aso.
Pwede daw ba magpa-portrait, sabi ng amo. Mahilig ka na rin lang sa mga kulubot eh, di ba? Pwede ba yun? Pwede na siya. Pwede ha, pwede. Okay, sige, invite mo sila. Ah, sige, paano ba nila makikita yung mga paintings mo? Visit nyo lang, sir, yung Facebook ko sa Emel Espiritu. Tapos, mga videos sa YouTube. Uh-huh. Emel Espiritu rin. Parang gano'n. Yan, sir. Uh-huh. Emel Espiritu rin sa YouTube. Maghahanapin nila. Papa. Okay. Sige. Thank you so much, Emel. At excited kami para sa karir mo. At siguradong marami ka pa mga masterpiece na magagawa sa mga darating na panahon. So, I wish you all the best and congratulations sa iyong success. Thank you, sir. Thank you po. Okay, ingat ka lagi. Ayun din po. Bye po. Salamat, thank you. Thank you, Emel. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.